walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, ang sinasabi lang natin yung Kongreso, yung mga politiko, kita naman ninyo, bakit hindi gugulo election dito? Eh kung sila magulo, di ba? Logic yun eh, mga kaibigan eh, sa kanila nagsisimula eh. Nagbibilang si Cayetano ng supporter niya, at pagka pinagsama mo yung supporter niya sa kwenta niya, tsaka yung kwenta ni Velasco, lagpas ang bilang sa miyembro ng Kamara. Dagdag bawas eh. Talagang ginagawa nila yun eh. Di ba? Pati sa eleksyon. Eh bueno, iwanan na po natin yan at masasabi lang natin, bye-bye, Caldero. Ha? Bye-bye. Isipin mo, kahapon lamang eh, speaker ka. Pagpasok mo ulit dyan, kung papasok ka pa, bay karaniwang ka na lang. Ha? Palibasa, hindi kayo inelect, di ba? Hindi nyo kasi sinunod yung proseso eh. Yung sinasabi natin, marami sa kanila, hindi naman ibinoto eh. Di ba? Ang laki ng protesta ron sa Taguig nung nakaraang eleksyon. Protesta laban sa kanila, mga kaibigan. Dinaya yung eleksyon dyan. Sa Taguig, hindi ba naglabasa ng mga tao dyan? Tinakot lang eh. Yung mga tao, mga kaibigan. So yun po, ha? Kaya nalelete ang gobyerno dahil marami sa nakaupo, hindi talagang inihalal ng taong bayan. Si Kapersi Lapid, bumabanat! Lapid Fire! Ito naman no, ang sabi sa ng mga senador dito sa Presidential Communications Operations Office, eh bakit kayo nag-allocate o naglagay ng budget, ha? Na ang pinakamalaki na pinaglaanan ninyo yung sweldo, at kasi mamahal ng sweldo diyan. Ang daming attached agency nito, ha, at ito rin ang humahawak sa mga sequestered na kwan, na station, hindi lang government station, pati yung IBC Channel 13. Oh, di ba sino ba nakaupo doon? Si Butanding. Ha? Si Fat De Castro. Mataba yun eh. Mga kaibigan eh. Ubod ng taba yun. Di ba parang Butanding na nakabikangkang yun, no? Nagpapakuha pa ng litrato nung siya'y nasa tourism, kasama niya yung boyfriend niya. Ha? Iniikot nilang lahat ng resort dito sa Pilipinas. Libre gastos ng Department of Tourism. Nagkakaso yan, di ba? Pero sa nilagay? Ito, double compensation yan. Yan si Fat De Castro, anak ni Noli De Castro. Ha? Mga kaibigan, sumusweldo na ho sa Channel 13, sumusweldo pa sa PTV4. Ano ba ang alam niyan? Ha? Mga kaibigan, ano ba ang... kita ninyo, pati hindi lang sa elective position, naglalagay sila ng mga disqualified, humawak ng pwesto. Ang dami dyan, undersecretary, falsificado diploma. Mga kaibigan, ang pinresintang mga credential, rekto. Gawa sa rekto. Ha? O, pero mga tataas ng pwesto, tinan mo yung kumikita dyan sa Dolomite. Isa pa yun eh. Wala naman tinapos yun. Sinasabi, gumraduate. Kailan? Sige nga. Maglabas tayo ng mga credential ninyo. Di ba? Puro peke eh. Hindi nga nakatapos kahit high school eh. Mga kaibigan, paano naging undersecretary yan? Mga yan. Oh.
Double compensation si Kat, si Pat De Castro. Mga kaibigan, sumusweldo na siya sa Channel 13, sumusweldo pa siya sa Channel 4. Ha? May batas po yun. Ipinagbabawal kang sumweldo ng dalawang beses o ng dalawang sweldo, tumatanggap ka ng dalawang sweldo sa magkahiwalay na tanggapan ng gobyerno. Ang tawag doon, double compensation. Mga kaibigan, labag sa batas. O, paano mong kakasuhan? Eh wala namang alam, eh, bawal na magkaso ngayon eh. Sa ombudsman, bawal na. Hawak na nila lahat eh. Sabi ko sa inyo, kung si Presidente Duterte lang napapa-imprenta tao, pina-imprenta na niya sarili niya eh. Para lahat ng sa ngayon ng gobyerno, siya na nakaupo. Ha? Ngayon, ang sabi ho dito, sa deliberation ng budget, ha, proposed 1.59 billion budget ang inihingi ng PCOO. Ha? Pero itong PCOO, napakaraming undersecretaries, assistant secretaries at general managers. Yan o, ha? Ang sabi, ako, may criticism ako. Huwag kayong magagalit. Sabi ni Gordon, ha? Ang dami niyong undersecretaries, ang dami niyong assistant secretaries, and dami ninyong general managers. Oh, ayun na natin sabihin yung sinabi niya na ako sa Philippine Red Cross I minimize expenses. Huh? Oh, I get the people that I really need. In fact, a Red Cross, sa Red Cross ang nagpapatakbo niyan apart, apat o limang tao. Eh, yan, sabi ni Gordon. You really have to choose, sabi niya. Where you want to fight, you cannot spread all your money in so many things. Oh, sabi naman ni Amy Marcos, in the 1.59 billion proposed budget ng PCOO, ito'y inutil itong tanggapang ito eh. Mga kaibigan eh, alam ba ninyo, marami sa tanggapan ng PCOO, under ng PCOO, wala namang ano eh, kasaysayan eh. Yung Philippine News Agency, ha? Wala yan eh, ano bang ano niyan? Yan yung ano, gumagawa ng news, ha? Na nilagay nila sa kanilang website, eh, istorya ng Department of Labor and Employment. Di ba ang tawag sa Department of Labor Employment? DOLE. Di ba? Yung acronym, initial nung departamento. D-O-L-E. Akalain nyo, ginamit na logo dyan, di ba? Yung DOLE Philippines. Ha? At yan din yung nagbalita na namatay na si Goles, na ibang pangalan ang ginamit nila, ang pangalan. Eh, kilalang tao si Goles. Kilalang opisyal ng gobyerno yun. Matagal. Maraming hinawakan pwesto bukod sa dati siyang Philippine Navy. Diba? Oh, mga kaibigan, meron pa. Inilabas yung isang dignitary na umuwi na ng, bago umuwi ng bansa. Ha? Mali rin yung, ano, yung referral doon sa ano, nationality ng tao. Isipin ninyong katarantaduhan yan. Wala naman yan eh. Isa yan ha, sa mga patabaing baboy. Ginagamit lang ng mga opisyal yan sa PCOO, mga kaibigan, para pagkapirahan. O, ilang
yung istasyon ng radyo, yung dating radyo ng bayan na ang pangalan niya ni nasa ilalim yan ng Bureau of Broadcast Bureau of Broadcast Services. Mga kaibigan, ang daming istasyon niyan, provincial station. Pero karamihan sa mga istasyon niyan sa probinsya, hindi na ho gumagana. Pero patuloy silang kumukubra, nag-allocate ng budget para sa mga provincial station na hindi naman umaandar yung istasyon. Nagpapasweldo sila ng mga tao ron na wala naman. Wala naman silang dapat pasweldo dahil sarado yung istasyon. Bakit? Sira-sira na eh. Ha? Hindi na gumagana mga transmitter. Yan ang pinakamaraming istasyon sa Pilipinas. Mga kaibigan. Oh, inimbestigahan ba yan? At ang balita natin, ibinebenta nila ngayon sa mga probinsya, ha, yung mga gusto mag-imbest, kinukunan na nila ng tigli 5 milyong piso. Halimbawa ako, gusto ko magkaroon ng istasyon. Magbibigay ka, hindi ka nakukuha ng prangkisa. Ipagagamit nila sa iyo, kunyari, istasyon ka nila. Di wala nang sisita sa iyo. Gagawin nilang misnomer yung pangalan ng istasyon para magmukhang istasyon ng gobyerno. Nagbabayad sa kanila ng 5 milyon. Ha? Sila kunyari, bibili ng equipment, ganyan. Oh, pinagkakapirahan. Ang dami dyan, di ba? Wala naman ginagawa, kundi gamitin yung pera ng gobyerno para pabanguin si digong nyo at murahin ang lahat ng tao na alam nilang hindi sumasang-ayon, hindi malulunok yung ginagawang mga katarantaduhan at nangyayaring kalokohan sa kasalukuyang administrasyon. Pamumura ka nila dun sa troll. Mabuti tinanggal sila ng Facebook eh. Oh, hindi mo ba? Binabayaran nila yun eh. Sila nagbabayad nun eh. Ang daming kalokohan ho dyan sa tanggapan ni Andanar, mga kaibigan. Wala ka pa dyan, binabanatan ko na yan. Ha? Panahon, lahat ng panahong inabot ko, binagbabanatan ko na yan. Galing ako dyan eh. Kaya alam ko eh. Mga kaibigan eh. Alam ko kawalanghian dyan. Oh, ngayon, ito sabi, some 1.4 billion is allocated for personal services and the maintenance and other operating expenses. Hindi na naman maliwanag yun. Ano yung mga personal services na yun? Hindi ba kamakailan lang eh? Sinita rin ang COA ito. Itong PCOO, mga kaibigan, kamakailan lang, di ba? Napabalita yung paglamo nila, milyon-milyon. Hindi ho buong PCOO ha. Yun lamang Bureau of Broadcast. Ha? Na namamahala dyan sa mga radyo ng gobyerno, mga kaibigan. Pero wala silang silbi. Hindi ba? Dahil kung may silbi yan, sana dyan nakikinig ang tao. Eh wala nga eh. Wala nakikinig dyan eh. Kahit anong lakas pa ang gawin mong istasyon na yan, hindi ka pakikinggan. Dahil walang naniniwala. Yan, pwede kayong magpalabas dyan, mga caller. Yung pala, hakot. Kamukha nung ginawa nyo sa Manila Bay, nagakot. Di ba? Nang taong pupunta ron. O ngayon kayo magpapunta ng tao ron. Ha? Para makita nila, ano itsura ngayon ng Manila Bay? Kulay gray. Yung naging kulay gray, yung dolomite. Paano? Wala na. Inanod na eh. Mga kaibigan. Oh, yung budget nyo, sabi ng senador, 1.59 billion. So, mga 100 million na lang yata yung natira, parang ganon.
Kaya nga ako nagtataka. Kasi puro sahod at saka MOOE. We are asking you to focus on engineering. Sana tutok tayo sa engineering. Mali ka, Amy. Mali ka. Wala nang pag-asa yan. Yan mga istasyon na yan. Yan ay milking cow yan. Gatasan yan. Yang opisina na yan. Lahat ng opisina sa ilalim ng PCOO, puro gatasan yan. Puro nakaw ang ginagawa dyan. Yan, babudgetan mo ng MOOE. Ha? Sip mo? Maintenance and other operating expenses, personal services. Po. Eh kung ako yan, pa-inventaryo ko lahat yung ano yan eh, yung istasyon yan. Pa-inventaryo nyo muna. Kayong mga senador. Asan ito? Ilan ang istasyon nyo sa Pilipinas? Sige nga, isa-isahin natin. Oh. Pa-inspeksyon ninyo. Tignan ninyo kung gumagana. Di ba? Simple lang yan eh. Hindi kayo mahirapan. Tatawag lang kayo ng tao mag-iinspeksyon doon sa lugar kung saan mayroong istasyon. Pa-inspeksyon nyo. Tignan ninyo. Magkakaalaman kung ilan ang gumaganang istasyon talaga ng gobyerno. Pero pinasusweldo yan ha. Kasama yan. Doon sa sinasabi ninyong personal services at saka maintenance and other operating expenses. Ha? Mga kaibigan, pamimili na kahit anong gawin mo, mali ang policy. Iyan ay minimaintain lang para maging milking cow habang buhay na gatasan. Ha? Nang tanggapan ng dati nga press secretary, di ba? Ngayon eh, PCOO. Oh. Sa ilalim po ng panukalang budget ng PCOO sa 2021, 79.23 million ang inaprobahan ng budget management, Department of Budget Management para sa capital outlay. The highest allocation, the capital outlay goes to allocated for the Government Communications Academy. Ano yan? And Government Communications Academy and the purchase of its ICT equipment software which amounts to 52.35 million. Eh yung mga ninakaw nito sa ASEAN, hindi na na-i-account, di ba? Sinita rin ang COA yun. Yung mahigit 700 million. Ha? Na anomalya na nangyari po sa ASEAN. Ginawa nitong PCOO. Oh, mga kaibigan, over 13 million is earmarked for the procurement of ICT equipment for the Radio Television Malacanang, RTBM, Philippine Broadcasting Service, ito nga yung radio, and 1.77 million for News and Information Bureau, NIB. Itong mga kaibigan, oh, ang daming tao nito. Sabi nga nila, ang daming undersecretary, ang daming assistant secretary, ang dami ring managers. Puro mismanaged naman. Mismanagement. Ha? Ang lahat ng tanggapan. Sipin mo, bakit si Pat De Castro may pwesto na samantalang yung mga manggagawa sa IBC 13 ang liliit ng sweldo. Mga kaibigan, sila nagpapasasa sa sweldo. Yung mga opisyal ng Channel 13. Eh di siyempre, ganun din sa 4. Yun ngang kwan eh, yung commercial nila, Wanda Teo, di ba?
tsaka ni Tulupong. Asa na yun? Ha? Yung mahigit 100 million, nabayaran ba? Naibayad ba? Naibalik ba? Yung pera sa DOT, sa tourism, at saka mga kaibigan eh, nandun pa rin, di ba? Pati programa nila, nandun pa rin. Walang yaan na, ito dito, page to page eh. Mga kaibigan, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ilang administrasyon na ho ang dinaanan natin. Wala pong katulad dito. Ha? Dito tahasan ang panluloko. Halimbawa, yung Manila Bay, di ba? Sabi, eh, hindi naman totoong ano yan eh. Inanod yung dolomite nung umulan. Eh, ba't may gray? Yun ang yung gray. Eh, kwan, humalo yung gray na nabuhangin. Ano ibig sabihin? Napunta sa ibabaw yung nasa ilalim. Nagpalit sila. Ba may isip ano? Yung buhangin. Marunong makipagpalit ng pwesto. Sa dolomite. Mga kaibigan. Mga tarantado. Oh. Oh, kung ma-improve lang po, ha? Ito sabi, ha? Ito sabi. I was in Region 10. Yan. Sino ba itong nagsasalitang ito? Nakausap ko po yung regional director. Meron kaming 1 million students. Ah, ito si ano ito? Si Andanar na walang laman ng ulo. Ah, malaking tao pero wala rin laman ng kukote. Kamukha ni bato. Ah. Wala na, mga kaibigan. Ang laki ng iniinging budget na nakawin ito. Kasi ito, tatakbo rin senador ito eh. Si plano rin ito, kumandidatong senador. Sipin nyo, kapal ng muka. Bakit ka magiging senador? Diba? Bakit? Si Kapersi Lapid, bumabanat! Lapid Fire! Itong ano, yung isang universidad, ito dapat ipaliwanag to ngayon ng DepEd at saka ng Commission on Higher Education. Kasi po, doon sa Cotabato, yung isa pong paaralan dyan ay merong kasalukuyang petisyon. Pinipetisyon po yung paaralan eh dahil po sa paniningil ng higit sa dapat nilang singilin. Lalo na nagbayad na ng nagtaas sila ng tuition fee. Unang-una nagtaas ng tuition fee. Pagkatapos lahat ng klase ng paniningil hiwalay sa tuition fee eh kinukolektahan pa yung mga estudyante. Sipin nyo ha, laki daw ng itinaas nito sa tuition fee. Pero hindi nakalagay dito sa petisyon kung magkano yung in-increase na na tuition, ha? Basta sila may online petition ngayon. Hanapin ninyo yung Notre Dame of Marvel University. Ito yung sakwan nito eh, sa Cotabato kundi ako nagkakamali. Ang sabi ko dito, ito yung sulat dun sa petition. Dear Notre Dame of Marvel University, as COVID-19 continues to cripple our basic societal structures, we have reached a vital crossroads that can determine many gifted young adults' futures. As of now, the students, their parents, face the problem of paying for the tuition fees for the upcoming midterm. Yan, ang mga estudyante, mga magulang, ay naharap sa malaking problema
sa bayarin sa tuition, ha, para sa midterm. Marami, anya, many have voiced out their frustration. Marami na dismaya sa pamamagitan ng social media, Twitter, Facebook, ha, dahil nga po sa ginawang pagtataas ng tuition fee at kung ano-anong sinisingil ngayon sa mga estudyante. Isipin ninyo, ito, hindi tayo nagkamali nung simula eh. Doon sa online class, di ba? Lahat sila online, pati sila rin eh. Online ito eh. Online class ito eh. Alam ba ninyo, sinabi ko noon eh, baka pati internet kumita pa yung ano eh. Yung eskwela eh. Kasi halimbawa, magkano bayad mo sa internet? Di ba? Ano ba? 2,000. Sige mo na, 2,000, 3,000 a month. Kung maganda yung servisyo ng internet mo, naka-wifi kayo lahat doon. Oh. Ngayon, kukolektahan mo ngayon ang tigma magkano yung estudyante. Sana kung purpose mo, kolekta. Wala, hindi mo rin pwedeng kolektahin yun dahil eskwela dapat magbayad nun eh. Dahil sa inyo yung kayo gagamit nun eh. Di ba? Pero hindi pa ho yun ha. Hindi lamang internet ang sinisingil sa kanila. Nakita ko 400 ang babayad ng isang estudyante. E di, tubong lugaw sila. Mga kaibigan. At saka lahat ng facilities ng eskwela, kung ano-ano, magre-renovate daw sila. E hindi naman sila sa eskwela papasok eh. Paano yung internet ng tao sa bahay niya? Di ba? Ang laking katarantaduhan itong ano eh. Itong online na schooling, mga kaibigan. Ano tawag mo dyan? Ha? Ang laking katarantaduhan ito. Pinapayagan na pagsamantala. Alam niyo, Cotabato yan. Di siyempre, probinsya yan, di ba? Na ang mga tao dyan, kundi mahirap magsasakay. Isipin ninyo, paano maa-afford ng mga magsasaka na pag-arali ng kanilang mga anak? Tatakot-takot ang sinisingil. Ha? E samantalang lalo ngayon na bumaba ang presyo ng palay dahil sa smuggling ng bigas dito sa Pilipinas. Natawag nila importation. Bumaba na ang presyo ng palay dito. Di ba? Kaya ako matagal pa, di ba, sinasabi ko sa inyo, pagandahan na ninyo yung Disyembre. O kaya pinaka huli na January, wala nang bigas na mabibili rito. Mga kaibigan. Tandaan niyo, sinabi natin, magkakahirap pa, magkakaroon tayo ng problema. Hindi ako manghuhula, pero meron ako mga nakausap. Ngayon, ito sabi nila, nung mga estudyante at mga magulang, ha? As of now, the students and their parents face the problem. Yan, yan. However, in our hearts, these issues have not been duly addressed. We believe that students should only be paying. Ito, paniwalaan niya namin na mga estudyante ay dapat lamang magbayad ng full tuition for the full university and college experience. Kung ano lang yung tuition fee ang dapat bayaran. Kasi sa tuition fee, kasama na lahat dun eh. Di ba? Tuition fee. However, we are all aware that, sabi nila, because of COVID-19, physical classes as of now are hazardous and not viable option. We are very much appreciative of the efforts that NDMU o itong Notre Dame University na to has made through the years to allow us to make use of quality facilities such as laboratories, library, the clinic, the ABR, and the extensive Wi-Fi service
that is provided throughout the school grounds. Still, we find it unjust that we are charged the fees for such facilities when we cannot utilize them. Ito sabi, oh, eh, maganda yan. Yung eskwela, meron kayong wifi, magagamit ang, meron kayong pasilidad na laboratories, library, kasi meron mga nurse ditong nag-aaral eh, ng nursing eh. The clinic, the AVR, and the extensive wifi service. Oh, para sa buong eskwela. Pero, sabi, hindi ito makatarungan na kami ang sisingilin at pagbabayarin para sa mga facilities na yan when we cannot utilize them, na hindi naman namin magagamit, as though we are conducting classes normally. Kasi nga, off-campus ang ano eh, ang pag-aaral ngayon eh. Di ba? Sa pamamagitan ngayon ng internet. Di ba? Online ang klase. Paano sila makakapunta ron? Hindi naman nila gagamitin yun eh. Bakit sinisingil sa kanila? Bukod sa tuition fee ay sinisingil sila. We also put into question, sabi ko, the other miscellaneous fees that we are being required to pay for such as the electricity. Isipin mo yung pati kuryente. Mga kaibigan, ha? At saka yung mga socio cultural and sports related events, eh hindi nga pupunta ron eh sa eskwela eh. Sa bahay nga sila mag-aaral eh. Talaga walang ya itong mga nakaupong ito sa DepEd, oh. Alam kaya nila ito? Palagi ko alam nila ito eh. Sipin ninyo, sa kalagitnaan ng pandemya na napakaraming nagdurusa, itataon mo yan. Para kayong Meralcong hayop kayo, ah. Di ba? Kasing hayop nyo na, Meralco. Oh, yan ang masama eh. Mga kaibigan eh. Lahat na lamang dito, pinapayagan ng gobyerno na pagsamantalahan ang mamamayan. Isipin ninyong pagsasamantalayan. Walang ginagawa ang gobyerno. Sabi ko nga kanina, mabuti pa yung si Galut dyan sa kamera na sila gumawa, natapos nyo na. Pero mga problema ng bansa natin, problema ng mga mamamayan hanggang ngayon, eh wala kayong nalulutas. Si Kapersi Lapid, bumabanat! Lapid Fire! Ito pa ho, ha, babasahin ko lang ha, yung online petition nila. We cannot deny the quality education the institution has provided us. But we must not forget the fact that this university has been established under the charism of Saint Marceline Champagnat. And we must, ibig sabihin, no, Catholic school ito, mga kaibigan, sectarian school. Oh, eh bakit nga naman itong mga, kung sino pa yung pinatatakbo ng simbahan, eh yung pa mga mahal maningil ng tuition fee at nagpapahirap sa mga tao, nagsasamantala. Hindi ba ang daming nagsamantala ngayon sa pandemyang ito, pinagsamantalahan ng PhilHealth, ha? Ospital, mga may-ari ng ospital, kasabwat ang PhilHealth, isang araw ka pa lang sa ospital, 400,000 ang bayad sa ang babayaran mo, ang billing mo. Ha? Tapos ilalagay kang COVID kahit hindi ka COVID. Para yung 750,000 makuha nila, iba pa yung sisingilin sa iyo. 'Di ba? Kukolektahin nila yung sa PhilHealth automatic. Mga kaibigan,
ang Meralco, lintik po ang tubig. Sabi nga eh, ang tubig pala sa ibang bansa, lalo sa Canada, libre ho kami tubig dito. Wala kaming binabayaran sa tubig. Eh talaga naman tayong walang dapat bayaran kundi serbisyo eh. Pero pag binasa mo, billing mo kung ano-ano. Di ba? Sapagkat ang tubig, walang nagmimiyari niyan eh. Lahat tayo may-ari ng tubig eh. Di ba? Kaya nakita ninyo sa mga bansang meron langis, yung mga may langis na bansa, ang mga tao dyan, kasama silang nabubuhay, binubuhay sila ng gobyerno. Kaya mga tamad dyan, yung mga Arabo, di ba? Paano? May ano yan eh, may tinatanggap yan eh. Mula sa gobyerno bilang kita sa langis. Ha? Mga kaibigan. Kaya ang gasolina ron, mas mahal pa ang tubig doon kaysa sa gasolina. Ha? Mga kaibigan, mura, mabibili mo ron. Oh. Kumbaga, serbisyo lang nung gasolina binabayaran mo. Di ba? Mga kaibigan, tubig, wala sila kasing tubig doon. Oh. Ganun o eh. Mga eto, etong pinag-aawayan dyan sa South China Sea, langis yan eh. Gustong kamkamin niya ng incheck. Pumapayag si Digong nyo, siya lang ang kikita dyan eh. Sila lang ang makikinabang dyan. Kaya niya pinapayagan ng incheck dyan. Mga kaibigan, sipin ninyo, gano'ng kalaking kwarta yan. Ha? Kung yan po, dapat ang mga langis dito pinakikinabangan ng Pilipino, katulad sa Brunei. Ang mga tao dyan, may sweldo rin eh. Galing sa gobyerno eh. Oh, dahil sa langis, mga kaibigan. Isipin ninyo yan, di ba dapat ang mga tao rito may nakukuha? Doon sa Malampaya? Sino mga nakinabang sa Malampaya at makikinabang ngayon? Si Digong nyo eh. Bakit? Eh yung Dennis o yung may control ngayon nung Malampaya. Mga kaibigan, umalis na yung Shell eh. Oh. Eh itong ano, ang dami raw laman yan, yung langis na yan ha. Gustong makuha ng incheck, inukuha ng incheck. Ha? Hindi na naman makikinabang ang mga Pilipino dyan. Dapat eh, maginhawa ang buhay ng mga Pilipino eh. Kung paano yung mga Arabo, magiginhawa buhay nun eh. Hindi nila kailangan magtrabaho. Karagdagan na lang yung trabaho sa kanila. Dahil kahit wala silang trabaho, eh binubuhay sila ng gobyerno nila. Dahil may bahagi silang lahat sa kinikita ng langis. Dapat ganun ang mga Pilipino. Eh pero wala. Pinagbibili ng leader para sila lang ang kumita. At manatiling busabos ang mga mamamayan. Si Kapersi Lapid bumabanat. Lapid Fire! Meron ba tayong birthday dyan? Ha? Birthday ho ni Rina Constantino. Pinababati siya ni Marlon Lupena Constantino. Ha? Hanapin ko lang, meron may birthday di sa kwan eh. Sa California. Isa lang may birthday dyan? Ha? Hindi ito. Meron dito eh. Pinababati ito ni Oscar. Ito, birthday ngayon. Ni Jenko Duwano. Yan, 50th birthday ni Jenko Duwano ng Yam Taho Sorbetes, Glendale, California. Ayan po ha.
Ang pagbati galing kay Oscar De Jesus. Sino siya? Nabanggit ko na ba yun? Ayan, si Rina Constantino. Yung Roger De La Cruz, birthday din. Ah, hindi. Oh. Si, ano lang ha? Si Rina Constantino. Pinababati siya ni Marlo Lopena Constantino. Boji B-Boy Boston. Birthday naman niya. Kung ano, 14. Pagkatapos ng programa natin, no? Dahil birthday yun nila, birthday din ni Jen Co. Duwano ng Yam Tahos, Sorbetes, Glendale, California. At dahil birthday po nila, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Na mga kaibigan at magbabati-bati muna tayo yun. Nagloko na naman ang demonyo. Ha? Saan ang babati natin? Wala? Ang dami eh. Kaya lang dito nawala na naman eh. Yung ating mga katropa ha, binabati natin. Unahin ko itong mga sila Eril Biscocho, Ernesto Buko, at Evelyn Buko ng Tondo. Taga-Tondo yan eh. Si Roger De La Cruz. Ha? Si Priest Joe Lapis ng Laguna. Baste, si Bastian Alvin Combaliser. Ariel Di Cabawatan ng Singapore. Eko kung nasan ngayon si Ariel. Si Leonida Tolentino ng Canada. Si Hugo Dictado ng Santa Rosa, Laguna. Mamu Moon ng Japan. Honey Liwanag, Rosalinda Ingol, Alet Calmateo, Hubert Ivan Pang, Ed Yumul Casquejo. Ayan, pwede na akong bumalik-balik dito na sa... Ay, nawala na naman eh. Ba't ganun kaya? Ha? Pagbabasahin ko na, mawawala na siya. Jerry Baleros, Marilyn Valencia Smith. Oh. Ang ating mga katropa Arlene Monbarias ng Amsterdam, sa Tokyo si Jorge Beichong, sa Italy si Joel Diaz at Carolina Lugi, si Susana de los Santos, Rosita Dici, Kaani Plormata Saludes, ka Enyang Mina, Noli Jacinto. Salamat nga pala kay Mr. Noli Jacinto. Ramon Santos, Greg Belus Jr., Ricky Sabong King Noques, Dean Eklar, Celso Paglingayen, si Eric Swan, Zitaku Ador Russell, Ana Marie Maria Aquino. Wala nang patawad ang gobyerno, alam nila na pandemic, sobra maningil ng tax sa mga negosyante. Ito nga pala, di ba? Kung yun ngang airline company humihingi ng ayuda sa gobyerno natin ngayon. Isipin mo yan. Oh, yan, bibigyan niya kasi malaki yan eh. Isipin mo yan, ba't hingi ng ayuda? Oh. Eh di lalong dapat tulungan yung mga mahihirap, di ba? Maliliit na negosyo. Kaya sabi ko sa inyo, ang benepisyo, katulad sa Japan, di ba? Para sa lahat. Sa Amerika, para sa lahat. Eh dito, hindi. Ha? Para sa kanila.
mananakaw. Magnanakaw lahat yan, ako mga kaibigan. Yun lang, papuntahin ka, kukunin yung pangalan mo. Ha? Lahat ng information mo kukunin. Hindi, tapos hindi ka natatawagan. Ha? Para daw sa ayuda yun. E di kinuha nila. Ginamit ka lang, sinensus ka para magamit ka sa pagkolekta ng mga hayop na yan, pag nanakaw na yan. Jerry Baleros, watching from Milan, Mirna Guillermo, binabati natin, Mirna Guillermo ng Chicago, tsaka si Roxanne Rankin ng Florida. Si June Gases ng Guam, dati pong vokalista ng Abracadabra. Si Walden Kihan Berry sa Guam din po. June de Valencia, si Andres Bonifacio, Kamaita Basilio, si Reggie Marquez, Carlos Caloy Cuevas, Hubert, binati natin to, si Ramon Santos, si Hector Punasier na kaibigan natin, at binabati natin, ha? Binabati raw niya si ano, si Velasco. Welcome newly born corrupt Speaker of the House. Dynasty ito eh. Tatay niya, nanay niya, nakapwesto rin eh. Diba? Dating Supreme Court Justice yun, tatay niya. Ngayon, governor o mayor sa kanila. Kung hindi, inanay naman niya. Pareho nakapwesto yun. Virgilio Ilag, Reggie Marquez, ha? Nagbayad ka ba, ka Percy? Saan? Sa Meralco? Oo, nagbayad ako. Boy Tapang, si Oliver Ferrer, si Virginia Parkinson, Alex San Mateo, ano to? Talakag. Ano to? Hindi ko mabasa eh. Alet Calmateo. Si Joseph Jesse James Poot. Luz Bimin Romana. Ayan, Hilario Baldubino, Edwin Javier, Rudy Santos ng Horoscope. Ha, sa California. Si ano to? Judy Cabidog, watching from Tacloban. Si Eric Partosa. Ayan, ha. Si Er Fabie Evangelito Dalangin, De Vera Mondala, Leo Di Lope ng Atlanta, Georgia. Si Bella Miss Modi Foster Loza, listening from Israel. Si Lito Pereya Bersamina ng Las Vegas. Si Shera Charlie Di Guzman. Loida Nerilao. Placido Corbito. Si Jean Boomer. Si Romualdo Reyes. Elmer Catulin. Sino pa? Dami pa. Si bueno. Si Sherry Dian Gabato. Ayan. Pasensya na kung namamali yung ano ko, ng San Francisco. Sari Diano Gabato. Ayan. Nixon ng Torres. At si Mary Jane Torres ng Queens, New York. Si Romeo Sherbo ng Virginia.
At si El Puruganan ng Mississauga, Canada. Ayan po, mga kaibigan, ha? Si Philip Glenn Araw ng Quezon City. Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po'y babalik bukas alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Sa ating pong live streaming alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Caldero! Cayetano! Bye-bye! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pa iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buhay.